Ako po si Emerson Salmorin. Ako po ay 40 anos na, 40 years old na. Ako po ay nagsimulang magpinta noong 1998, nag full time. Yung mga around 15 years na akong full time artist. Pag nagtrabaho ka sa isang master, apprentice ka niya. Parang ganun. Unang-una masasabi ko rin, trabaho din eh. So, napakalaking bagay nun sa kagaya nga na nasabi ko nung simula. Napakalaking bagay nun sa mga nagsisimula. Yung mga wala pang pangalan. Yung kinukwento ko nga sa inyo, 5 taon nang nagpipinta, wala pang benta, ganun. Doon pumapasok yung kahalagahan ng pagiging apprenticeship. Ng pagiging apprentice doon sa kilala ng artist. Mahirap pa rin, talagang yung hirap nandiyan pa rin talaga. Ayan lang siyempre. Pagka masaya ka, na-overpower nung joy yung hirap doon sa ginagawa mo. Yung panganay ko, pinagmamalaki nila na ang papa nila artist. Ganun. So yun ang ano ko. Pero yung panganay ko tsaka yung pangalawa ko, sila yung nakaranas ng hirap talaga. So yun, kasama sila eh. Kaya lang talaga, lagi akong wala sa bahay. Marami silang bilin, marami silang gustong makapag ano kami, bonding. Eh sinasabi ko naman sa kanila, part talaga ng trabaho ko na lagi akong wala sa bahay. So, kung umalis ako minsan, daling araw eh. So nagtatanong sila, Papa, alis ka na ba? Ambaw, gabi, nag-impake akong damit. Papa, alis ka na ba? Oy, ganun na lang. Papa, pasalubong. O sige. So yun ang hindi nawawala sa amin, yung pag alis ko may bilin, bago ko umuwi lagi na lang may bilin sa text, pasalubong. So doon ko na lang pinupuno kung ano man yung kulang ko sa oras at panahon, kahit paano nakakaano naman. Nagtutulungan kami, palibang may project ako nakuha, hindi ko kayang mag-isa yung gawin, kailangan ko ng assistant. Kaya sila, napapakinabangan ko sa mga ganong aspeto pagka malakihan trabaho na. Pwede, alam ba, sculpture, nakakasama rin sila, nakukuha sila ng bilang assistant. Pero, siyempre, ako, pangalan ko yung dala ng artwork. Kumbaga, ako yung nakikipag-usap sa nagpapagawa. Ang apprenticeship kasi is, nasusunod lahat yung sa kanya, techniques niya. Pero dito kasi, lumilitaw. Yung tech si Ogi, tsaka ako. So, lumilitaw parang, ano na namin, yung discarte na namin. Kumbaga, ang pinaka-head namin ng design si Aris, yung si Aris Hernandez. Siya yung pinaka-head ng siya yung nag-ano ng design. Tapos siya si John. Kumbaga sila yung nagko-conceptualize nung landscape na to. Sila yung nagko-command. Oh, ganyan. So parang ganoon na rin. Kumbaga si Aris yung director. Siya yung naroroon sa malayo, siya yung tama na yan, oh sobra yan, oh malaki yan. Kumbaga siya yung mata. Kasi kami yan lapit nga naman. Kumbaga yung ginagawa namin, hindi namin nakikita. Sila yung naroroon. Pag hindi kami nakakauwi kasi wala naman kaming pwedeng ibang tulugan. Kumbaga ano, yun yung policy ng lugar. Wala namang maupahan sa labas, mahal. So ganun na lang ginagawa namin. Pag umuwi si boss ng hapon, sumasabay na lang kami. Ngayon pag napapagod kami bumiyahe, wala na kaming choice, dito na kami. Ayun pala si Cesar tsaka si Mark. Oo. Ngayon kung sino yung ang nangyayari kasi sa grupo, kung sino yung available tapos kaya ng katawan nila, yung alam mo naman, 'di ba? Kasi hindi pwede rito yung lalambot-lambot eh. So para kami mga sundalo, hindi pwedeng lalambot-lambot, hindi pwedeng tatamlay-tamlay. So yung gantong trabaho ang tawag namin bakbakan. So yung gantong bakbakan, kailangan medyo matigas ka ng konti. Ayan, medyo matigas yung sikmura mo. Ayan, kagaya niya, may ilog, yung creek mabaho. Hindi ako nahihirapan maging kasama sila kasi hindi na ako nagtuturo. Kumbaga as work, ayan na, isang team kami. Sino-consider ko to as a team, hindi yung solo ko lang, teamwork. Kasi malaki yan, hindi kaya ng mag-isang artist yan. Oo. Noong unang-unang mag-apprentice ako, kay Miranda. Tapos kay Lito Balagtas. Ang type ng pagiging apprentice ko sa kanila,
is gagayahin ko yung estilo niya. Yung estilo nila, kailangan at least 70% makopya ko sa canvas nila. Tapos i-retouch na lang nila. Parang ganun. So gagayahin mo talaga yung genre nila. Tapos yun namang yung isang sinasabi ko sa inyo, yung kumbaga wala namang kaming basihan. Basta halimbawa kasi pinagawa, ikaw yung nagpapagawa sa akin based tayo sa photo. Oh, ito kopyahin mo yan. Oh, gagawin ko 'yon. Tapos pagkatapos pipirmahan mo. Ikaw yung pipirma. So yun yung pinagkaiba nung dalawang panig niya. Kasi ganito yan eh. May part na, although hindi humihipo yung master, pero yung idea sa kanya eh. So, imba, design. Although hindi ako humihipo rin sa painting. Alam ba, dinrawing ko yung design. Tapos binigay ko sa'yo, oh, gawin mo yan, pinta mo yan. Kumbaga, may part pa rin yung, may part pa rin yung master. Dun sa, meron pa rin, meron pa rin, kumbaga, meron pa rin parang bond. Meron pa rin yung between apprentice tsaka dun sa master. Oh, kasi nung una halos lagi kami nag-aaway. Yung una nung mga unang yun nga mahirap eh. So, ang lagi na lang talaga kadalasan kami nag-aaway. Unang-una ang pinag-aaway namin pera. Kasi yung mga panustos nga sa mga bata. So, sabi ko naman sa kanya, hindi pa kami nag-asawa, gusto ko magpinta. So, wala naman siya idea eh. Kung ano yung buhay ng talaga. Alam niya, kasi nagpipinta rin siya ng mga figurine. Nung magkasama kami sa trabaho, nagpipinta kami ng figurine. So, wala siya idea talaga kung ano ba talaga yung pagiging artist ng gusto kong maging. Ano bang klase yon? Wala siya idea eh. Kung totoo si may kasalanan din ako, hindi ko na papaliwanag sa kanya na maayos. So, yun. Parang parang nawala na ako, parang hindi namang totally wala. Parang wala na akong ganun-ganun eh. Yung para ma-inspired, parang wala na, parang matik na lang, ganun. Pag ipagmulat ang mata ko, gusto ko magpipainting ako o magda-drawing ako. Kumbaga, pero siguro, unang-una, sa family ko, gusto ko matulungan ako sila gamit yung ginagawa ko. Kumbaga, gusto ko rin patunayan na ito, kahit paano, ito, yun, parang nakapag-provide. So, yun. Pero bukod dun, wala na akong yun. Basta parang hindi naman kontento, pero masaya na ako parang ito eh. Ito na talaga yung gusto kong gawin. Sana magtuloy-tuloy. So, yun ang ko. Thank you.